Magandang araw sa lahat. Welcome sa La Pamilya Stepanov Channel. Kumusta po kayong lahat? Kami po ay masaya dahil sa pagsuporta ninyo sa aming channel. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Ngayong araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo kung paano kami nagkakilala ng aking asawa. November 2018, nang dumating ang aking asawa sa Pilipinas. At ang plano talaga niya noon ang magbakasyon lamang ng isa o dalawang buwan para mag-tour at mag-diving dito sa Pilipinas. Ngunit ang planong 1 to 2 months na pagbabakasyon ay na-extend ng na-extend dahil talagang nagustuhan niya dito sa Pilipinas. Nagustuhan niya ang nature, lalong-lalo na ang malinaw na dagat at malagong corals. Hanggang isang araw, kami ay nagkakilala online. Around March 2018, nang kami ay unang nagka-chat sa isang dating site. Una siyang nag-message sa akin at nag-reply naman ako sa kanya dahil sa sinabi niya sa kanyang profile na naghahanap siya ng serious relationship. At yun din naman ang rason ko sa pagsali sa dating site na iyon. Matapos ang isang linggong pag-uusap online ay nag-decide kami na mag-meet sa personal. Ako ay nakatira noon sa Dumaguete City at siya naman ay sa isang lungsod malapit sa Dumaguete. Ang apartment niya noon ay malapit lang sa dagat. Sa unang pagkikita namin, inimbitahan niya ako na mag-snorkel sa dagat malapit sa apartment niya. Noong mga panahon na iyon ay hindi ko alam kung ano ang snorkeling. Hindi ko pa noon nararanasan ang mag-snorkeling. Tinanong ko siya kung ano ang snorkeling. At na-surprise talaga siya na hindi ko alam. Kasi sabi niya, dapat alam ko yon kasi taga-Pilipinas lang ako. Ang daming dagat dito at napakagandang corals. So sinabi niya sa akin kung ano yon, kaya naman na-interesado ako at nag-agree ako na mag-snorkeling kami at para maranasan ko rin. Dumating na nga ang araw ng unang pagkikita namin. Sabi niya, nagluluto daw siya ng gulay. Ako naman, ang time na iyon ay naglalaba pa ng damit. Napagkasunduan namin na mag-meet mga alas 12 sa tanghali sa may palingkid malapit sa apartment niya. Sabi ko, baka late ako kasi kakain muna ako ng lunch kasi kakatapos ko lang maglaba. Sabi niya naman, doon na lang ako mag-lunch sa apartment niya kasi nga nagluto siya ng gulay. Or kung gusto ko daw ay doon na kami kakain sa restaurant malapit sa place niya. Kasi nahiya din daw siya na ipakain yung niluto niyang gulay. Baka daw di ko magustuhan. Sabi ko naman, okay lang, dyan na lang tayo kakain sa apartment mo. Kasi mahilig din naman ako sa gulay. So ayun, una siyang dumating doon. Pareho kaming nakamotor, naka full face helmet pa siya noon. Pero alam ko siya yon kasi sinabi niya sa akin kung ano ang isusuot niya at sinabi ko din sa kanya ano ang isusuot ko. Nang makita ko siya, ang una kong napansin ay ang kanyang white hair. Hindi niya tinanggal ang helmet niya. Ako naman naka half face at may sarong na nakatakip sa mukha ko. Mata lang talaga ang nakikita sa akin. Para akong terorista noon. Nagkahiyaan pa kami kasi maraming tao doon sa palingke. Nag-hi hello lang kami tapos sabi niya sundan ko lang siya. So sinundan ko siya hanggang makarating kami sa apartment niya. Hinubad na niya ang helmet niya at doon ko na talaga nakita ang mukha niya. Na-shock ako kasi ang bata pala niya. May mga uban lang talaga siya. Siguro sa jeans nila maagang nagkakauban pero ang mukha niya sobrang bata. At yun na nga, kumain na kami at nag-usap rin habang kumakain. Sari-saring gulay ang niluto niya. Nagpaturo lang daw siya kung paano lutuin yun sa karinderiya na lagi niyang kinakainan kasama ang kanyang kaibigan. At nung matry ko na ang gulay, na-shock ako sa sobrang walang lasa talaga.
Walang kasin-asin at parang hindi ginisap, parang pinakuluan lang ng mga gulay. Nagtanong siya sa akin kung masarap ba. Sabi ko, oo, sobrang sarap. Ayokong mapahiya siya, kaya di ko sinabi ang totoo. Pero after a month of dating, sinabi ko rin sa kanya ang totoo na hindi talaga masarap ang gulay na pinakain niya sa akin sa una naming pagkikita. At sinabi niya, I know you did not like it because you didn't eat much, but you told me you were hungry. At ayun, pinagtatawanan na lang namin yun hanggang ngayon. Yun na nga, after naming kumain, nag-usap pa kami, getting to know each other sa personal. Nung nag-chat-chat pa lang kami, ay sinabi niya sa akin na hindi siya marunong mag-English masyado kasi dito lang talaga siya natutong mag-English. Nag-self-study lang siya sa YouTube. Na-motivate siyang mag-aral ng English kasi nga nahihirapan siya noon makipag-communicate sa mga tao dito. Around 5 months na siyang nakatira sa Pinas bago kami nagkakilala. Lagi na lang siyang nagka-Google Translator. Kahit nung nag-chat-chat kami, sabi niya nag-Google Translator daw siya. Nag-Google Translator daw siya minsan pag di niya maintindihan sinasabi ko at kahit nung magkita kami sa personal. Marami kaming napag-usapan sa time na yon at nagkakaintindihan naman kami kahit may konting language barrier. Sobrang soft-spoken niya. Yun talaga ang una kong napansin sa ugali niya. At sobrang marispeto. At pagkatapos mag-usap, ay yun na nga, nag-snorkeling na kami. Natawa siya sa akin sa unang pag-snorkeling ko. Hindi pa nga ako marunong gumamit ng snorkeling mask yung nung time na yon. At sobrang saya ko nang makita ko ang mga makukulay na isda at corals sa ilalim ng dagat. Tuwang-tuwa siya sa reaction ko. First time ko yung makakita ng mga corals at isda sa ilalim ng dagat. Sobrang ganda, parang nasa ibang mundo ako. Nung time na yon ay sobrang saya ko. At parang nakalimutan ko lahat ang mga problema ko sa buhay. At doon din nagsimula ang hilig ko sa pag-snorkeling. After namin mag-snorkeling, umuwi na ako. Sobrang nag-enjoy kaming dalawa, lalong-lalo na ako. Noong naka-uwi na ako, hindi ko na siya minessage. Hinintay ko na siya ang unang mag-message sa akin para malaman ko kung interesado ba talaga siya sa akin o hindi. Ilang oras nang makauwi ako, nakita ko ang message niya. Sabi niya, "Where are you now? Are you home already? I like you." Sinin ko lang lahat. Ilang oras din ay nag-reply ako dahil parang gusto ko din naman siya noon. Kahit di pa ako sigurado kung totoo ba siya sa akin, ay talagang sobrang napakagaan ang loob ko sa kanya. Ganun din naman siya sa akin. Kaya nasundan pa ang pagkikita namin ng maraming beses hanggang sa kami ay naging magkarelasyon at inimbitahan niya ako tumira sa apartment niya. Dahil sa mga panahon na iyon ay naka-boarding house lang ako at nagtatrabaho sa isang call center sa Dumaguete City. Kaya sabi niya, tumira na ako sa kanya para makatipid ako. At dahil panatag naman ang loob ko sa kanya at sure na din ako na seryoso nga siya ay pumayag na din ako. At yun na nga, tumira kami sa apartment niya ng higit sa isang taon. Hanggang year 2019, bago nagka-pandemya, na pag-desisyon na naming pumunta ng Vietnam. Doon na kami na-stranded ng higit isang taon. Nabuntis ako doon sa anak namin na si Yuri. Nagpakasal kami at pagkatapos kumanganak,
Year 2021 ay umuwi kami sa Russia para bisitahin ang kanyang pamilya. It's as simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down when you kiss me, as we fall asleep in a bed of butterflies. Just close your eyes and then you'll see it. You don't ever have to look too far, you don't have to cover up your scars. You're perfect, darling, just the way you are. So before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart and you'll find love. It will never grow old, even when we grow up. It's up to us to stop and smell each rose. They're the colors that we show. Feeling that we trust, and it's the brush that we both carry. You don't ever have to look too far. February 2022, bumalik kami sa Pilipinas kasama ang aming anak, at dito na kami ngayon naninirahan. Napag-desisyonan din namin na bumili ng lupa at dito na muna maninirahan dahil hindi pa safe ngayong manirahan sa Russia. Dahil nga sa nangyayaring gyera doon. No. Maraming salamat po. Patuloy niyong subaybayan ang aming kwento. Pasensya na po kung hindi masyadong detailed ang kwento ko. At hindi ako masyadong fluent sa Tagalog. Kung meron po kayong mga katanungan, ay mag-comment lang po kayo. At huwag kalimutan na mag-subscribe po sa aming channel. Hanggang sa muli po at maraming salamat.